Hello, good evening. Ako po si Mrs. Arlinda Claveria. Ngayon, narito naman ako upang magbahagi sa inyo ng kaunting kaalaman tungkol sa pagtuturo ng mga non-readers at beginners. Inimbento ko ang Escalvarias technique para makabasa kaagad ang mga non-readers na tinuturoan ko, ang grade 3 non-readers. At ngayon, mula 1988 hanggang ngayon, ito ay grabe ng improvement. So, ano ang gagawin nyo para mabilis na makabasa ang mga non-readers? Paano natin masusugpo ang pagdami ng mga non-readers para hindi na sila makarating sa high school? Ngayon, ang gagawin natin ay tuturuan natin sila ng pinaka-epektibong technique, ang Escalvarias technique na sadyang inimbento ko para sa mga non-readers. Kung ito ay napapabasa nito ang mga non-readers, mas 10 times na mapapabasa nito ang mga fast learners and average learners. So, kaya kung namumroblema kayo sa mga non-readers, gamitan na ninyo ng Escalvarias technique dahil ito ay talaga para sa mga non-readers na ito. Pero dapat kumpleto ang gamit ninyo dahil kung kulang ang gamit ninyo, ang tendency ninyo ng pagkulang ay gagamit naman kayo ng ibang technique pagdating sa lesson 2. So, dapat complete ang package ang ano ninyo, ang gamit ninyo sa pagtuturo. Mula lesson 1 hanggang lesson 4, tapos may reviewer pa yan, meron pang mga CVC cards, para hindi kayo mahirapan mag-isip. Tapos may mga videos na susundin. Right. So, alam natin na ang mga batang non-readers ay may 10 minutes lang span of attention. 10 minutes lang yan. Pagdating, paglampas sa 10 minutes, wala na ang concentration nila. Kahit na nakatingin sila sa guro, hindi na sila nakikinig. Kaya, kailangan ang 10 minutes na yan, the first 10 minutes ay mapasukan kaagad ng main lesson at may kailangan, may matutunan kaagad dyan ang mga non-readers dyan sa slow learners dyan sa loob ng 10 minutes. Kaya kailangan, kung magtuturo kayo ng lesson 1, lesson 2, lesson 4, gawin na niyong salip na halimbawa, three sessions ang lesson 1, gawin na niyong five sessions para hindi na kayo magpara-review. Kasi kung magre-review kayo, by the time na pumunta ka mo sa main lesson, yung 10 minutes na sa halip na mapasukan na yun ng main lesson, naubos sa review. Pagdating sa ika 15 minutes, wala nang gasolina ng bata. So, hindi na makikinig. Sayang ang oras. Kaya, wag nang mag-review. I-extend na lang ang pagtuturo. Halimbawa, lesson... Kasi sa ang lesson 1, 10 minutes lang yan sa fast learner. So, kung ito sa sa slow learner, ito ay naabot ng mga 4 hours. So, dagdagan pa ninyo, i-extend ninyo ng ilang oras o ilang sessions para hindi na kayo magpa-review. Alright. So, 10 minutes lang ang span of attention ng slow learner. Kaya sila nagiging non-readers. Hindi problema ang fast learner. Hindi naman problema ang average. Kahit anong technique ang gamitin ninyo ay matututo yan. Dahil ang utak nila ay alerto. Itong slow learner, ang medyo kahit anong technique ang gamitin mo dyan, ay medyo mabagal ang mag-absorb ang utak nila. Kaya, gamitan na ninyo ng pinakamabilis na technique. Yung may apat lang na lessons, yung maikli lang. Huwag na kayong magagamit ng alphabet, huwag na kayong magtuturo ng sounds kasi ang dami. Ang sounds ay ituturo yan pagdating sa lesson 4. Kung sa Escalvarias ang gagamitin ninyo, by the time na nakarating kayo sa lesson 4, ang dami-dami na nilang Filipino words na nababasa. Thousands of them. So, kailangan gumamit na kayo ng Escalvarias techniques para wala kayong non-readers. Bakit? Sapagkat ang Escalvarias technique ay may apat lang na lessons. Ang Marongko ay may 38 lessons. Ang Escalvarias technique ay papantig ang pagtuturo.
Ngayon, paano ang papantig ng pagtuturo? May backup ito na mga panandang larawan, mga symbols. Ang symbols are the best way to educate the children is through symbols. O, symbols, kahit na hindi ka magbabasa ng mga printed words, maintindihan niya ng mga bata. Kaya, kailangan, para makilala nila ang surat pantig, kailangan mayroon yung kumakatawan ng mga panandang larawan. Dahil ang mga panandang larawan ay mabilis matutunan ng mga bata. Ito ang kinakapitan ng kanilang utak para sila makabasa kaagad. Kaya di kayo magtataka na 2 hours lang ay nakakabasa na ng aklat ang mga fast learners. 5 hours, makakabasa na ng aklat English and Filipino ang average. At ang slow learners ay makakabasa ng aklat after 15 hours to 30 hours. Wala pa yung 2 days kasi 24 hours ang 1 day plus 6 hours. O 30 hours, 1 day and 6 hours. Kaya samantalang tayo, mula September, nagsimula tayong August, September, October, November. Ngayon ay patapos na, abril na sa ibang private school, May 15, tapos ng kanilang ano, pasukan, kanilang school year, magsasara na sa May 15. So, kailangan, by the time, marunong magbasa, pero batay sa mga nagpapatutor sa akin, hindi pa nakakabasa yung mga bata kahit ng private school or public school. Ano na yan? 9 months na. Pero kung gumamit kayo ng Escribirias technique, ay nako, 1 day lang, marunong yung magbasa. Kailangan magpangkat-pangkat. I-assess muna ang IQ ng bata. Kung siya ay fast, average, or slow. Ngayon, itong mga slow learners, ito ang mga nagiging non-readers hanggang high school. Kasi hindi nga nila kaya, hindi nang kaya ng utak nila ang mga mahahabang paraan ng pagtuturo. Katulad ng paisa-isang tunog, maraming letters of the alphabet na very confusing. At pag dumating pa ang mga disruptions of classes, na-stop ang flow of learning, nakakat. Kaya sila ay nakakalimutan nilang itinuturo. Once na magbagyo, 2 araw, nilagnat ng 1 linggo, pagbalik niyan ay nakalimutan na. Ganyan ang ano, walang retentivity ang utak ng mga slow learners. Kaya nga, dapat consistent. Kaya, gawin sa loob ng 1 buwan, dapat makabasa na sila ng aklat, English and Filipino. Bago dumating ang bagyo, dumating ang scouting, athletic meet, pista ng bayan, swim break, tapos undas, Christmas. Dapat bago yung buo dumating, kailangan na ang bata ay marunong magbasa ng aklat sa English and Filipino. Kapag kayo ay nagtuturo, dapat diretso na sa main lesson. Ang unang 10 minutes, the first 10 minutes, kailangan mapasukan kaagad ang main lesson ang utak nila. Dahil pag lumabas ng 10 minutes, ang mga slow learners ay wala na sa concentration, wala nang gasolina. Kahit nakatingin yan, nakatitig yan sa teacher, ang utak nila ay wala na dyan. Kaya sabi ko nga, sa halip na magpara-review, i-extend ng ilang sessions ang lesson 1 or lesson 2, lesson 3, para hindi na magpara-review. Diretso kayo sa main lesson para ma-absorb ka agad ng utak ng bata. At least bago mag 15 minutes, may pumasok ng may natutuhan na yung mga non-readers may natutunan na sa loob ng 10 minutes. Kasi paglampas dyan, wala na. So, kailangan sa loob ng 1 buwan ay marunong nang magbasa ng aklat sa English and Filipino ng mga bata. At yan ay magagawa lang lamang kung i-Escribirias technique ang gagamitin ninyo. Pero kung gagamit kayo ng ibang technique, palagay ko, lalo rin yung cartel niya na A-E-E-O, B-B-B-B-B-B, 75 syllables yan. At walang kinakapitan na ang utak ng ano, walang makakapitan ng utak, kundi lahat ng mga letters, mga printed letters lang nakikita.
Pero ang Escabrillas technique, may nakikita sila. Halimbawa, magbasa sila ng kalabasa. Basa ka agad nila yan, kahit na walang mga larawan. Kasi yung ka, nakikita nila kamay. Yung la, nakikita nila lapis. Ang ba, ang nakikita nila baso. Ang sa, nakikita nila sabon. So, ang mga pictures na ito ay napaka very familiar sa mga bata. Kilala ng mga bata. Pero kung nakabili kayo ng mga fake na mga larawan na binili niyo dahil mura, hindi kagad matututo ang mga bata. Kasi walang similarity ang mga pictures nila doon sa mga printed syllables. Ibig kong sabihin na kung gusto niyo na makabasa kaagad ang mga bata, gumamit na kayo ng Escabrillas technique. Hindi naman sa pagbubuhat ng sarili kong bangko, kundi yan ay batay sa karanasan. Pinoy na Pinoy na yan. Ha? Yan ay inimbento ko talaga para sa mga non-readers. Sapagkat 5 years akong nagturo ng non-readers class sa grade 3. And then, nalipat ako sa grade 1, 13 years sa grade 1. And then, pero galing ako sa intermediate. Grade 5 and grade 4, grade 4, grade 5, 20 years ako doon. Bigla akong nalipat sa grade 3, non-readers class. Linipat ako sa grade 3, grade 1, 13 years ako. At mula 1995 hanggang sa kasalukuyan, 25 years na ay tutor ako. Kaya ang lawak na ang karanasan ko sa pagtuturo ng beginning reading. At naimbinto ko pa ang technique sa mathematics, sapagkat ang math and reading are two subjects. Kaya yun ang pinag-aralan ko na kahit na hindi magsaulo, mag-memorize ng multiplication tables ang mga bata, mga basic facts, ay matututo sila ng math kahit nandiyan na magparabilang ang daliri. Dahil yun talaga ang tinatarget ko, yung problema ng mga guro sa pagtuturo. Yung pagtuturo sa non-numerates and non-readers. At ito ay madaling masolusyonan kung talagang gagamit kayo ng Escabrillas technique. Sapagkat ito lang ang solusyon natin para mawalan tayo ng non-readers. At least makakat, hindi naman mawawalan, kundi at least mabawasan. Ang Escabrillas technique kasi, ito ay sariling atin. Hindi ito ginaya doon sa hindi ginaya sa ibang bansa. Hindi amarong ko pattern yan sa English education. Kaya nga, nagsisimula sa sounds. Yung Cartilla methods ay galing pa yun sa Kastila. Pero itong Escabrillas technique ay galing mismo dito sa atin. Kasi ako nag-imbinto. Pilipino ako. At bakit na-imbinto ko yan? Dahil sa pag-nais kong makabasa kaagad ang mga batang non-readers na ibinigay sa akin. At successful naman yan. Hanggang ngayon ay lalong nag-i-improve ko yan. At kung may mga problema kayo dyan sa pagtuturo ng Escabrillas technique, sabihin niyo sa akin para masolusyonan natin. Para lalo pa natin ma-improve ang Escabrillas technique. O bino, hanggang dito na lang. Sana may natutunan kayo sa mga ibinahagi ko sa inyo. Thank you for watching. Good night. Bye-bye.